Rage on that beat, going crazy. So welcome back to another video of Bugs Bunzy Vlogs. Ngayon guys, syempre pag nakita nyo may vlog ako, for sure may gastos na kasama yan. So ngayon, talagang ramdam pa yung summer time dito sa Rebo natin. Kasi, unfortunately wala tayong aircon, walang kalamig-lamig. And cross fingers, sana walang malaking damage or sira. At sana sa O-rings lang, para makapag-upgrade na rin tayo ng cooling system natin, no? Ngayon guys, dito ako sa Quezon City. This is one of the most recommended shops pagdating sa aircon. Kung napanood nyo yung kay Renchua, ito yung ano, dito yung shop kung nagumawa kung bakit ganun sobrang lamig, yung sinasabi ko na sobrang lamig nung aircon niya. Tapos dun sa ano, ayun, shoutout kay Sir Arwen Sagun, kasi napanood niya yung video noon. And then after a few weeks ata pumunta siya dito sa shop na to para ipagawa yung aircon niya. And mamaya try natin kung kakayanin ng budget, pa-upgrade na rin natin itong aircon system natin. And sana yun nga talaga, walang malaking sira, kasi every time na nagpapa-cleaning ako ng aircon, nakakatakot kasi yung gastusan, mga initial quotations once may nasira ng ganito. So sana okay yung compressor natin, yung evaporator, mostly yun naman talaga yung pinakamahal. And then ito, isasabay na natin tong casing na to, kasi ayan, kung makikita nyo, naka-screw na lang. And then ito, pasabay na natin. Tapos ito naman yung reserva ko, dala ko na. Ito yung sinasabi ko na matagal ko nang naitago. And kulang lang siya ng isang louvers. And tingnan natin kung ano, kung paano magiging discarded sa louvers. So time check is 7:30 AM. Tapos ang open nitong shop is 8 AM. So early lang tayo ng 30 minutes kasi I decided na ano na rin, bumiyahe ng maaga kasi from Makati tapos Quezon City pa, tapos walang aircon, 'di ba? Hassle, dude. Kaya ayun, wait lang natin yung mga staffs and si Sir Jimmy, ayun, ng ayun, St. Pio Auto Aircon. So, i-check up muna niya. Dito pala guys, based din sa conversation namin, free yung check-up, initial check-up lang muna para malaman kung ano yung mga dapat palitan or kung ano yung naging cost kung bakit sumingaw yung freon natin at nawala yung lamig. So ayun, fingers crossed, sana wala talagang malalang damage. And then guys, konting ano lang muna, montage dito sa shop. And then mamaya na lang ulit pagka inuumpisan na and nalaman na natin kung ano yung pinaka-cost ng sira ng aircon natin. So, stay tuned guys. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Guys, so yun, may pinapatest natin si Sir Jimmy. Itong ano, L300 old school na ban. Hindi ko alam kung service car nila to or kung ano to. Pero dito pa lang, oh. Ito, nakatayo pa lang ako dito guys. Pero grabe na yung buga ng lamig. Ito, no joke guys, ha? Hindi sa nagbubuhat bangko or nagpo-promote, pero kapromote-promote talaga yung shop guys. Ito yung ano niya, nakatodo yung thermostat and then naka-high. Pero guys, grabe yung lamig, seryoso, no joke. Dito pa lang, ito yung sinasabi sa akin ni Sir Jimmy kanina na i-test ko daw yung lamig guys talagang. So ano, alam mo yung excited na ako kung ano yung mangyayari sa Rebo. And lalo na naka-tint. Ito guys, no tint to. Ayan, no? Kung meron man, kupas na siya. Ayan. L300. Pero grabe magpalamig.
never lumamig sa akin, yung Revo ko never lumamig ng ganito. Hoping na maging ganito yung kalamig yung Revo natin. So ayan, fingers crossed talaga na walang damage yung evaporator natin. Compressor, madalang naman, usually talagang evaporator lang yung kinakatakot ko. Ngayon pag wala, tuloy na natin yung aircon project natin sa Revo natin. For sure, yung mga pasahero ko dyan, yung mga manonood, lagi kong pasahero dyan, baon na kayo, tatlong jacket, kung magiging ganito kalamig yung aircon ng Revo natin. Ay, and, kaya pala guys, Sir Jimmy, yung owner, and then, nagmamanage nitong St. Pio Auto Aircon. And mamaya, busy pa muna, nagpe-prepare sila Sir Jimmy, mamaya kulitin natin Sir Jimmy. And guys, tapos, ito kung nakikita nyo, ito yung Toyota Corolla ni Sir Jimmy. So, hindi ito yung mga shop na literal na gumagawa lang. So, yung owner mismo ng shop, talagang mahilig din sa kotse. And then, ito guys, papasilip ko sa inyo, itong isang nagpapagawa. Sunday ngayon, kaya kung mapapansin nyo, Revo na, yung Revo ko, itong Honda EK, tapos itong Corolla lang ni Sir Jimmy. Half day lang rin kasi pala sila, pero good thing guys, maganda dito, kung minor na gawa lang naman daw, tumatanggap sila kasi, yun, kung mapapansin nyo dun sa signage na, sa signage nila, open sila ng Sundays. Tinanong ko si Sir Jimmy kanina, ang sabi niya, until 12 PM to 2 PM, depende rin sa gawa. Pero yung sa mga Revo kasi, so basic na kala Sir Jimmy yan. Yan, lalo na sa mga naka-Revo dyan guys, well recommended yung shop dahil, alam mo naman, sinabi na sa akin, binibasican lang nila yung ano, yung mga Revo. Ayan guys, tapos hoping na ano, mapapinturahan na natin yung Revo. Hindi ko sure kung mapapansin nyo, pagka naliwanagan sya, ayan, may mga sunog-sunog part. Although yun yung sinasabi kong sablay ng paint natin. Ayan guys, mamaya na lang, and hoping na talagang, ayan, sorry guys ha, paulit-ulit, pero talagang sana walang major problem dun or naging sira dun sa aircon system natin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. And guys, as per Sir Jimmy, ngayon nagpe-pressure test. Tapos sir, tama? Labas lang po muna yung chine-check. Pagka dito, goods. Sa yun yung magpapakaba sa akin. Yan. Pero sana orings lang na sir. Kasi matagal-tagal na rin naman yung service nitong minsan sa tubo. Opo. Pero tubo kaya naman ng budget na. Wag lang talaga evaporator. Wag lang evaporator sir. Pagka kung sakali sir. Kasi sabihin na natin Revo, usually kung ano yung sakit nitong Revo na to, madalas yung sa ibang Revo ganun din. Pagka evaporator lang may tama sir, nasa magkano kaya aabutin? Evaporator pa lang sa estimate nyo sir? Depende kasi sa brand sir. May 3.5, may 2.8. Ano yung sir brand yun na yun? Pero yun sir, pero in fairness sir ha, kasi before nung nagpa-service ako, alam mo sir magkano ang estimate sa akin? Nagulat ako sa presyo mo sir ha. Brand new doon ng evaporator, 7,500 to 8,000. Kaya nagulat ako, kaya sabi ko, kung may tama evaporator, hindi ko kakayanin talaga. Kasi ina-expect ko ganun talaga ang presyo sir. Ayun, swear to God sir, hindi talaga estimate nila sa akin. Kaya nagulat ako, yung sinabi mo sa akin, brand new price na rin yun. Ayun. So, hoping na ano, kahit masira yung evaporator, sana pumasok pa rin sa budget natin yung ano. Pero sana, wala. Ayun guys, stay tuned guys. Tapos ayan guys, ito yung Honda EK na isang nagpapagawa. Ang as per Sir Jimmy, ang ginawa daw dito is ano, pinatago yung linya ng aircon.
Kasi kung mapapansin nyo, wiretap na siya. Bali, from here, dyan nakalagay yung pipings niya. As per Sir Jimmy, nilipat nila. Dito na pinadaan sa fender. So, ito mukhang pang show and go talaga. Hindi lang pang performance to, mukhang pang show rin. Tapos, akala ko porket Sunday, wala na magpapagawa. Kanina may dumating isang Montero. Tapos ngayon, ito. Civic. Tsaka yun, Lancer. And maaga pa, so possible marami pang dumating dito. Ayun guys, bali nabaklas na yung evaporator natin. Tapos ito pala si Sir. Sir, ang pangalan niyo po? Si Loy. Ayun Sir, si Sir Siloy po. Ayun, nagbaklas ng evaporator natin. Bali ngayon, ililig test na. Ito na yung pinaka kinakatakot ng lahat ng ano, ng nawawalan ng lamig ng aircon. Tapos Sir, usually ano ba yung mga ano? Kasi di ba may mga sinasabi sila yung nakakasira ng evaporator din, or kung di ba nakakasira, yung talagang nakakapagpadumi yung mga pabango daw. Opo, anong klaseng pabango po kaya yun? May idea po ba kayo? Yung mga glade, yung mga magsisipon. Ah, okay. Ito Sir, so far okay. Parang malinis naman po. Pero itong likuran, di ako sure. Sa bumigay yun. Yun, tama nga inala ako. Sinagulat ako for 2 weeks, bigla na lang sumingaw. Ayan, evaporator nga may sala. Ayan guys, so magpapalit na tayo ng bagong evaporator, and then kahit papano naman kakayanin natin makapag dual condenser. So mamaya, papakita ako at allowed naman na ipakita kung saan ipepesto yung magiging additional na condenser. Ang isa kasing naging option guys is pwede naman hindi gawin yon. Mas makakamura na kaunti. Pero ang magiging option is maglalagay tayo ng fan dito sa condenser natin na to. Ito yung talagang main condenser natin. Ito yung stock. Ngayon yun, idadagdag. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung magiging discarte nila na tong ano, team ni Sir Jimmy, kung saan ilalagay yung additional condenser natin. And then tinanong ko rin guys kung soon pag nagka-budget ulit kung okay lang ba magpalagay pa ulit ng fan dito. And as per Sir Jimmy, hindi na daw kailangan kasi yun pa lang daw na gagawin na nila eh talagang makakapagpalamig na. And yung fan kasi natin dito sa makina, yan mapansin nyo, radiator and then yung condenser nandito, kakayanin naman na daw na itong fan na to na palamigin din tong main condenser, and then yung secondary condenser natin may sarili siyang fan. So ayan guys, stay tuned lang, and kahit pa paano naman kaya naman, kumbaga kahit sira yung evaporator, nabigyan naman tayo ng good deal ni Sir Jimmy. And guys, sobrang ano, nagpapasalamat ako dito kay Sir Jimmy. Laking tulong or laking ginawa nitong naitulong niya sa akin dito sa nasira kong aircon. And guys, bali yung kanina, tama Sir Jimmy, ito sample lang po talaga, panukat. Ayan, Sir Jimmy. Bali ito yung bagong tawag ulit dito Sir, condenser. And then ito yung bago nating evaporator. Bali ganyan yung laki niya na ilalagay dun sa ilalim ng radiator natin. Mamaya papakita ko yung mismo yung mismong actual na position niya pag naikabit na. Bagong condenser. Ito guys yung bagong evaporator. Ngayon Sir, ano to? Ililipat yung iba. Ililipat pa. Okay. Ayan guys, nakalas na yung harapan. Hindi ko, hindi pa naman. Pero ito.
sayang hindi ko na wala akong dalang bulb para mapapalitan ko na rin sana, may sabay na kasi mas kaya ng dukutin ngayon yun yung mga ilaw nito. Ito wala na talaga totally ilaw, and then yung sa gauge ko mahina, pero sa susunod na lang, importante talaga lumamig lang muna siya. So ang inuumpisa pa lang, ang tinatapos pa lang yun doon sa labas. At ang loob, hindi pa naman nakaumpisa, pero alam ko madali na to, mabilis na to. Pinaka-importante talaga yun nandun sa harapan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And guys, ngayon nagkakarga na lang ng Freon. Tapos yung sa ilalim, napansin nyo, dyan yung additional condenser natin. And guys, yung fan nandun sa ibabaw. Bali sa rampan nito, pahigop. Pahigop siya, pahigop. Ayun, pahigop ang fan niya. Ayun, mamaya, habang nag-drive na lang ako, explain ko na lang rin kung ano yung mga nasabi sa akin ni Sir Jimmy na magiging benefit nitong nag-dual condenser tayo. Ayun, ayan, nagpa-finalize na lang ng leak test dito sa bagong condenser. Maayos yung pagkakagawa. Linis. Ayun, naka... bracket. Ilang bracket to, sir? Apat lang. Apat. Hindi na tayo makailali masyado. Ito pala, kita sa isa, tapos yun, dalawa, tapos kabila, ganun din. Tapos ito, sa likuran, kabit na rin. Yung housing, kinatay-katay, ito pa rin yung original ko, bali, nilipat lang ni sir yung ano, yung ibang laman loob. Ay, laman loob na to, sir, yung stock pa rin, no, sir? Bali, ito lang, yung sa switch lang. Sa switch lang yung nailipat. Bali, ngayon, mas maganda eh. Opo. Ngayon, magkakaroon tayo ng... ay, yun, pati yung ibabaw pala kasi mga ano niya, kumbaga kung yung tenga ata kung tawagin, mga bali-bali na. Kaya yun, yung sa pinagkatayan, kinuha natin yung pinaka ibabaw. Tapos ito yung switch, wala nang tornilyo. At least kahit paano, mas okay na. Louvers naman, para sa akin, okay pa rin naman yan. Hindi naman tayo kasailanan. Bali yan, sir. Para saan to, sir? Nang isang compressor. Ah, dito sa mismong ano? Nang compressor. Guys, yung fan ng condenser natin na additional, hindi siya recta fan, guys, ha. Bali, nakasabay to, sir, sa condenser, no? Pag nag-automatic condenser, bukas siya. Ah, compressor pala. Pag nag-automatic si compressor, yun. And guys, so tapos na tayo magpagawa ng aircon system ng Revo natin. Maraming salamat kay Sir Jimmy ng St. Pio Auto Aircon. Ngayon, ang first impression ko, malamig siya. Kumbaga, sabi niya nga rin naman sa akin, kumbaga yung lamig nito is parang kung yung temperature niya, kumbaga, same pa rin naman dun sa stock na aircon system. Ang pinagkaiba lang kasi, which is yun nga, tama naman na na-experience ko, is yung lamig niya ngayon na gantong oras na tirikang araw, na-experience ko lang to before nung naka-stock, ano pa tayo, aircon system, wala pang ginagawa, wala pang upgrades na ginagawa, na-experience ko lang yung ganitong temperature kapag gabi. Ngayon guys, bukod dun sa ano, hindi lang naman din kasi ang pinaka
ang pinaka-benefit nung ano, hindi lang naman din sa lamig, kundi nakakasave rin tayo ng ano, ng gas kahit papaano. Kung tatanungin niyo ako bakit, kasi una sa lahat, hindi nahirap yung compressor natin dahil mas madalas na siya mag-automatic. Kaya yun, mas mapapahaba pa natin yung buhay ng compressor natin. At the same time, makakatipid tayo ng kuryente kasi nakakatipid tayo ng gas sa kadahilanan na hindi na hihirapan yung makina natin or nababawasan yung load ng makina natin once na nag-automatic off yung compressor, dahil kumbaga ano na eh, na-reach niya na yung temperature, yung desired temperature ng loob, kaya mag-automatic off muna si compressor ng saglit. Tapos once na nabawasan na or umangat ng konti yung temperature, mag-on ulit siya. So napansin ko before, nung nagpaano tayo, nagpa-cleaning lang, walang ginalaw na upgrades, yung aircon natin mas matagal mag-automatic, unlike nitong ginawa nila, mas mabilis na siya. So ayun, base nga sa nakita nyo, yun, base nga sa nakita nyo, yung upgrade na rin na ginawa natin is nag-dual condenser tayo. Maganda yung pagkakagawa, guys. Hindi ko na lang rin masyadong naipasilip dahil guys, sobrang init ng ano, ng panahon ngayon. At kanina hindi na ako nakikigulo dun sa gumagawa. Ayun, hindi na ako nakikistorbo sa mga gumagawa para hindi na rin sila magulo. Kumbaga makapag-focus lang sila. Pero ano, laking pasasalamat ko dun din sa tao ni Sir Jimmy. Grabe, iba yung galing, iba yung level ng skills nila. Talagang alam mo yun, masterpiece na nila yung pagpapalamig ng sasakyan. Ayun, maraming salamat talaga sa'yo, Sir Jimmy. At hope to see you soon, sir. Hindi dahil ano ha, hindi dahil may sira yung aircon system natin, kundi para sa mga cleaning. And yun, kung magkakaroon man ng in the future mga susunod pang sasakyan, wala na akong ibang tatakbuhan kundi si Sir Jimmy lang ng St. Pio Auto Aircon. Ayun, isa pa sa mga na-experience ko guys with Sir Jimmy, talagang hands-on siya sa business niya. Siya yung unang haharap talaga sa'yo, tapos pagkaharap niya sa'yo talagang lalambot ang puso mo dahil umaga. Iba yung ngiti ni Sir Jimmy, alam mo yun, talagang alam mo yun, hindi dahil nagbebenta siya ng produkto o servisyon niya, pero parang natural na kay Sir Jimmy yung ganung ano eh, yung ganung vibes. Tapos ano pa ba napansin ko, ayun, madali siyang kausap, alam mo yun, talagang binigyan niya ako ng good deal dito guys. Salamat talaga Sir Jimmy. Para sa inquiries nyo regarding kung paano mas mapapalamig yung aircon nyo, nasa baba naman, nasa description naman yung link ng Facebook ni Sir Jimmy. Add nyo lang siya, message nyo lang din. Nung nag-chat naman ako sa kanya, nagre-reply naman talaga kagad. Kaya yun, PM nyo lang siya guys. And then guys, enjoyin ko muna itong lamig at matagal-tagal akong nag-TS ng init dito sa Rebo natin. Maraming salamat sa panonood. Sa susunod na video ulit, peace out. Rage on that beat, going crazy.